Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukhang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya nagagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukhang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag ko sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" tanong naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako," at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamasid. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipe. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Datapwat sinabi ng mga Pariseo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Tayo po ngayong linggo ay nasa 14th na linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw po muli at narinig ang isa na namang inspiring na
kapitulo o bahagi ng Ebanghelyo kung saan ang Panginoon nagpagaling na naman. Sa puntong ito, ang kanyang pinagaling naman ay isang taong hindi nakakapagsalita dahil siya inaalihan ng masamang espiritu. Tunay nga, halos lahat, name it, you got it. Lahat ng sakit ay kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. Kung paano po noong mga nakaraang araw, noong mga nakaraang linggo, ito po ang laman ng ating Ebanghelyo. Our God is powerful. For God, there is nothing impossible. Naka-inspire, sumunod sa Panginoon. Kasi alam natin, ang ating Panginoon ay isang Panginoong kaya-kaya tayong alagaan at isang Panginoong nagmamahal sa atin. Pero ngayon pong linggong ito, ngayong araw na ito, mayroong medyo kakaiba sa Ebanghelyo. Ano po yun? Sa Ebanghelyo pong at narinig, sa kabila ng lahat ng pagpagaling ng Panginoon, may mga taong hindi nautuwa sa Kanya. Can you imagine, matapos po yung napakaraming himala at napakaraming magandang bagay na yung nagawa sa iyong kapwa at maraming taong sumusunod sa iyo, pero may mga tao pa rin hindi sa iyo nautuwa at hindi nga believe sa iyo. Ika nga, ito po ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Mismo po ang mga pariseo sabi, nako, yung taong yan, nagapalayas ng masamang espiritu sa kapangyarihan din ng masamang espiritu. Yung taong yan, nako, masamang tao yan. Siya ay gumagawa ng himala dahil siya rin ay merong masamang espiritu sa kanyang saloobin, sa kanyang kalooban. Kaya nga po, they were not pleased at siniraan pa ang Panginoon. Mayroon nga tayong pasabihan sa Pilipino, di ba? Sa Pilipinas sabi, wala daw punong may bunga ang hindi binabato. Pag binato ka, sigurado malamang kasi meron kang bunga. Mga minamahal, totoo po, ang Panginoon maraming bunga, maraming magandang ginawa. Pero po, gayon pa man, binabato at binabato siya ng mga pariseo. Pero hindi po nangibabaw yung pagpapahiya sa kanya ng mga pariseo na siya po ay, oy, masamang espiritu yan. Marahil kung tayo yun, pag tayo po ay gumawa ng mabuti, tapos may mga tao pa rin hindi masaya sa ating ginagawa, siguro ang ating reaksyon, edi wag na, bahala na kayo dyan, kayo na ang tinulungan, kayo pa ang nahihirap ng kapwa, edi wag na, bahala na kayo dyan. Naalala ko po, no, noon pong 2015, noon pong dumating ang mahal na Santo Papa Francisco dito po sa atin pong bansa, hindi ba? Napakaraming pong magandang bagay na nangyari, no? Yun pong pagdamay ng ating Santo Papa doon sa mga tao pong biktima ng bagyo. Yun pong mga tao nagsama-sama upang ipahayag ang panampalataya. Yung mga tao nag-awitan, yung mga tao po nanalangin at sama-sama pong nagbigay ng tulong sa kapwa nila. It was a very, very happy experience and it's one of those moments wherein we say, nakaka-proud maging Pilipino. Katunayan po, magpa hanggang ngayon, yung event na yon ang pinakamalaki pong papal gathering na nangyari. Almost 7 million. Wala pong ganung karaming taong nangyari na nagtipon sa buong mundo. Sa atin po nangyari yon, 7 million sa event po ni Pope Francis noong 2015. Napakaganda. Pero po, sa kabila nun, may mga tao pa rin hindi natuwa. May mga tao pa rin nagalit. May mga tao pa rin nainis. Dahil nga daw po, nako, ang traffic-traffic, nako, ang dami-daming tao. Mga minamahal na kapatid, totoo po, we will never be able to please everybody. Ito mismo ang karanasan ng ating Panginoon. Kung mismo ang Panginoon nga, Kanya po itong naranasan, tayo pa kaya? Kahit na gaano kabuti ang iyong ginagawa, at some point, may mga taong hindi po sa iyo mautuwa. Kaya nga po, maganda at pong tingnan ang halimbawa ng Panginoon na sa kapila ng mga taong pumupula sa Kanya, tuloy pa rin siya sa Kanyang paggawa ng mabuti. Bakit? Hindi po siya nahiya sa mga tao. Kahit na yung mga tao ay pinapahiya siya sa Kanya, ang importante nung makita niya yung napakaraming tao parang ligaw, wala nag-aalaga, siguro ang kanyang naramdaman, nako, pag ang mga taong ito, dahil ako'y nahiya at pinahiya at naapektuhan, at ang mga tao ito'y hindi ko tinulungan, hindi ba? Mas nakahiya sa Ama. Nakahiya sa Diyos. Minsan po kasi, mas nangibabaw yung ating hiya sa tao kaysa hiya
sa Diyos. Minsan, pag ako po ay nagbibigay ng katekismo sa mga tao pong nag-live-in, di ba? Alam niyo po na nag-live-in, yung mga nagkasama pong di pakasal, sabihin ko, bakit hindi pa kayo napakasal? Kayo naman ay nagsasama na at may anak na kayo. Sana magpakasal na kayo. Sabihin sa akin, Father, wala pa kaming budget para magpakasal. Nakahiya sa aming mga kamag-anak kung wala kaming panghanda man lang. Ang sagot ko palagi, hindi ba? Mas nakahiya naman sa Diyos na tayo nagsasama at namumuhay sa pagkakasala. Hindi naman important sa Diyos yung handa. Ang importante ay yung dalawa ay humarap sa altar at nangakong gamahalan sa huling hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Minsan kasi, mas nahiya tayo sa atin pong kapwa o sa tao kaysa hiya natin sa Diyos. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, nawa po sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, ito po ang ating panghahawakan. Minsan, gusto mong gumawa ng tama, pero dahil sa nahihiya ka, may mga nakatingin, ay huwag na lang, nakakahiya. Kahit na alam mo yung tao ay kailangan ng iyong tulong. Narin po yung mga pulubi, narin po yung kaibigan. Ako po, minsan, experience ko sa bus, hindi ba? Ikaw yung nakaupo, minsan gusto mong tumayo para paupuin yung mga nakakatanda siguro o yung babae siguro. Minsan, ako para nakakaya, sabihin, pabibo ka masyado, pabida ka masyado, pa-impress ka masyado. Minsan parang ikaw ay napigilan, gumawa ng tama kasi ikaw ay nahihiya. Siguro, magandang ating panghawakan, kaino ka mas dapat mahiya? Sa tao o sa Diyos? Hindi ba dapat mas mahiya tayo sa Diyos? Bakit? Sa huli ng ating buhay, hindi naman po tao ang magpapasok sa atin sa kaharian sa langit. Hindi ba ang Diyos ang nakaabang upang mag-welcome sa atin doon sa kanyang kaharian sa langit? At nakayang sabihin sa Diyos, Lord, sorry, hindi ako gumawa ng mabuti, hindi ako gumawa ng tama kasi nahihiya ako. Hindi po an excuse for us not to do good. Kanino ka mas dapat mahiya? Sa Diyos o sa tao? Sana po we choose to do good kahit na minsan mapahiya ka o ipahiya ka ng mga tao. Dahil ang ating mas kinakatakot ay tayo ay mahiya sa Diyos. Tayo ay, sabi nga, walang hiya sa Diyos. We do the best that we can, but indeed, we show God He is our priority. Sa ating lahat, isang pinagpalang Martes. Through His love.